adobado muna tayo ng ating lempo. Sure natin na maging golden and crispy brown siya. Ayan. Adobo lang natin siya sa asin, paminta at bawang. So, ganitong texture ang hinahanap natin. Ayan, golden brown na siya. Ay, medyo crispy na siya. Ayan, mamaya-maya pwede na natin yan hanguin. So, pilihin natin yung mga gulay. Yung mga gulay. Pero yung talungan para natin na ipiprito. Ayan, pilihin natin yung talong natin para hindi na siya madurog mamaya. Pag nakalagay na yung sauce. Ayan, so flip din natin yung kabila ng ating talong. Ayan, oily. Oily talong natin. Siyempre, nagsisip-sip siya ng oil. Pero mamaya lagay lang natin sa tissue. Okay na yan. Ayan. Konti lang naman na oil. Hanggang sa maduti siya. Perfect na yan mamaya. So, blanch na rin natin yung ating sitaw. Ayan. Siguro mga 3 to 5 minutes lang. Ayan. Ahon natin siya sa kahirapan. Ayan. Nilagyan ko rin siya ng asin para medyo may taste na siya. Konti lang naman. Para pang balance lang ng taste. Ayan din, sinunod ko yung ating pechay. Ganun din. Siguro mga ano lang ito. 10 seconds or 15 seconds na. Kasi kumulo na yung tubig natin na pampakulo. Ayan, nilalagay ko pala siya sa cold water, yung may ice, para maging crunchy pa rin siya and green pa rin yung kulay niya. Para mamaya, parang nakaka-akit pa rin yung paningin natin sa gulay natin. Ayan, nilalagay ko siya sa yellow na may water. Same process din sa ating puso ng saging. Ganun din. Para crunchy pa rin siya. Sa lahat ng mga natin. Para lang yung talong natin kasi parinito natin. So, ayan. Ganun din yun sa ating puso ng saging. So now, dito naman tayo sa ating mabangong paggisa. Ayan, naglagay ako ng oil. Ayan, then naglagay ako ng annatto seeds or atswete. Pero kung may powder din naman kayo, okay din yun. Pero walang available dito sa kusina. So, ayan lang. Annatto seeds, atswete. Ayan, tunawin lang natin hanggang maging colorful yung oil natin.
Ganun niya lang. Ako nga ako. Magkada niya. And then after that, salain natin yung mga seeds. Pangit naman kung kasama pa yan sa pagkain natin. Ayan. So, mag-isa tayo ng bawang. Ayan. Kukulay bawang. Ayan. Marami ako maglagay ng bawang. Very generous ako maglagay ng bawang. Kasi mas masarap. Maraming spices. So, ayan. Gisa tayo ng bawang. Ayan, syempre sunod natin yung ating sibuyas. Ayan, very generous din ako maglagay ng sibuyas. Madami din para mas tasty yung ating kare-kare. Ayan, and then lagay tayo ng peanut butter. Ayan, nilagay ko. Pwede naman kahit anong peanut butter, pero yan lang available din sa amin. Yung Skippy. Meron na siyang crack peanuts, kaya mas tasty ang ating kare-kare. Ayan. Halu-haluin lang natin yan. And then, cup of water. Ayan. Siyempre, maglalagay tayo ng paminta. Ayan, mahilig ako sa maanghang, so ang dami paminta. Ayan. So, nasa inyo na rin po yun kung ilang paminta o gaano kadami paminta lalagay nyo. Ayan. Then, malalagay tayo ng 4 cubes. Ayan, haluin natin hanggang matunaw yung mga nilagay natin dyan. Mga 4 cubes natin. Then, palabutin natin ng ating slurry. Ayan. Ayan. Para mas lumabot ang ating kare-kare sauce. And pag okay na, ito na yung pinakamagandang part, ang ating plating. Ayan. Medyo messy lang yung pag-plating natin kasi napaso ako. So, pero yan. Lagyan natin yung gulay, yung karne. Hindi ko na nilagay sa sabaw para crispy pa rin siya. Ayan, diba? Hindi ko na nakuhaan kasi medyo ano na siya. Ayan, lagyan natin yung sauce. Ayan, sobrang sarap na niya. Sige, sana nasundan yung aking tutorial sa pagluluto ng kare-kare. Ayan, super yummy. Bye! Kainin na!